Paano nabubuo ang tsunami? O bakit nagkakaroon ng tsunami? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang tsunami ay dumarating ng hindi natin inaasahan at lumalaki ito ng hindi rin natin namamalayan. May kakayahan ng tsunami gumunaw ng mga bagay na madaraanan niya at meron din itong ability na bumawi ng napakaraming buhay. Oo, lingid sa iyong kaalaman ang tsunami ay napakadelikado. Pero paano mo malalaman na tsunami na pala ang paparating at paano kaya nabubuo ang tsunami? At yan ang ating aalamin. Nagiging mas delikado ang tsunami dahil nangyayari ito ng biglaan. Sa katunayan, sa mga open ocean ang tsunami ay wala pang isang metro ang taas. Pero kapag haba ang pag-uusapan ay ito'y kakaiba. Ang haba nito sa pagitan ng bawat alon ay umaabot ng 100 to 200 kilometer. Sa makatuwid, ito'y times 1,000 na mas malaki kumpara sa mga ordinaryong mga alon. At ang bilis nito, pwedeng ihalin tulad sa bilis ng isang jet. Pero ang tanong, bakit pag nasa baybayin na ito ay lumalaki na ito ng sobrang laki? Katunayan, wala ditong kinalaman ng hangin. Ang mass ng tubig ay literal na tinutulak ng puwersang nagmumula sa ilalim ng tubig. Dahil dito, nagbabago na ang timpla ng karagatan. At malamang sa malamang, dahil ito sa lindol, pagsabog ng bulkan, landslide, glaciers, o di naman kaya asteroids na bumagsak sa dagat. Pero ayon sa mga dalubhasa, 88% ng tsunami nagaganap ay nagbumula talaga sa seismic. Ang pwersang bit-bit ng tsunami ay nabubuo sa ilalim pa lamang ng tubig. Kaya naman, di mo ito agad makikita. Ang talagang makikita mo lang dito ay ang mismong tsunami na. Ngayon, huminga ka ng malalim at dadalhin kita sa pinakasentro ng lindol. Ito ang lithospheric plate ng Earth crust. Ito'y aalog ng sobrang lakas. At pag ito'y umalog ng malakas, ay talagang magkakaroon ng tsunaming hindi kayang pigilan. At dahil sa nangyaring pagyanig, ang sahig ng dagat ay aangat at ang isa naman ay babagsak. At dahil dito, aalog ng patayo ang dagat at magpapakawala ito ng sunod-sunod na alon. At kung meron mang barkong nakalutang sa ibabaw ng sentro ng lindol, ay ligtas. Pero bakit kaya? Ito'y dahil ang taas lang ng wave sa pagitan ng pinakasentro ay wala pang 2 feet. Pero sa pinakailalim ng dagat ay nagkakaroon na ng napakalakas na pag-alog. Ang tsunami ay may bilis na 400 to 880 km per hour. At kung minsan naitala, umabot pa ang bilis nito ng 1,000 km per hour. At bago ang tsunami, madalas umuurong ang tubig. Pero bakit kaya? Simplihan lang natin, lumalabas ang tubig dahil may papasok na mas malakas na tubig. Sa makatuwid, kung may lalabas, may papasok. Ngayon, ikaw mismo kung wala kang ideya kung bakit ito nangyari, ay malamang sa malamang matutuwa ka at pupulutin mo ang mga corals at mga isda na nasa seabed. At pag ginawa mo ito ay katapusan mo na, dahil ang kasunod na nito ay higanting alon. Samantala, ang unang-unang mga waves na darating ay mabagal muna. Pero ang mga susunod nito ay mas tataas na ng tataas. At ito ay dahil sa may congestion o sa pagsikip. Kung gaano kalalim ang dagat, ay ganun din kataas ang tuktok ng tsunami. At ngayong alam mo na, ang ilang mga palatandaan na mayroong paparating na tsunami ay mainam na balaan mo ang iba para maging aware din sila. At ito ang ginawa ni Tylee Smith, isang schoolgirl sa Indian Ocean noong 2004. Isang coincidence na pag-aralan niya sa kanyang geography class na kapag umurong ang tubig ay magkakaroon ng tsunami. Kaya naman dahil dito, agad niyang sinabihan ng mga magulang niya pati mga tao sa paligid niya na mayroong paparating na malakas na tsunami. Sa kabutihan palad sa ginawa niya ay 100 na katao ang natulungan niya. Sa kabilang banda, sa ganitong pagkakataon dapat mabilis kang kumilos pag nakita mo agad ang tsunami. Dahil kilometer per hour pa rin ang bilis nito kahit nasa lupa na ang tsunami. Ngayon, pag nakita mo na agad sa malayo ang tsunami, ay meron ka na lang maximum 20 minutes para mailigtas mo ang iyong sarili. Umakyat ka sa mga gusali o di naman kaya sa mataas at matibay na mga puno. Huwag kang pupunta sa mga sasakyan dahil wala kang ligtas dito. At kung di ka na nakatakas at sa tubig ka na, ay hubarin mo ang mabigat mong mga suot.
At dito tatamaan ka ng mga debris ng mga bahay, puno at iba pa. At sa ganitong senaryo, mahihirapan ka ng makaligtas. At ang isa pa sa pinakamahalaga, huwag na huwag kang pupunta sa danger zone kung sakaling bumalik na ang tubig sa dagat. At ito nga ang ginawa ng mga residente sa Severo habang may tsunami sa kanila noong 1952. At ang resulta ng kanilang ginawa ay ang mga nakaligtas na tao sa first wave ay binawian din ng buhay. Dahil dumating pa ang second wave nang wala pang kalahating oras. At may taas itong 18 meters. Oo, huwag lagi tayong papakampante dahil hindi lahat ng una ay ang pinakamataas. Dahil minsan ang pangalawa o pangatlo ang nagiging mas mataas sa huli. Madalas darating ang second wave 2 to 3 hours at hindi na ito mahihirapan pa dahil nga tinanggal na ng first wave ang lahat ng mga nakaharang. Oo, ang first wave ang tigaalis ng mga sagabal, kagaya ng mga kotse, puno at mga bahay. At ang second wave naman ay ang siyang sisira sa mga gusali at iba pang mga konkretong naiwan. At ito nga ang eksaktong nangyari sa ilang lugar. Nangyari ang pagyanig ng 4 a.m. At ang sumapit na ang bukang liwayway, ay nakampante na ang mga tao na wala nang darating pa. At take note, hindi lang behavior ng tubig ang binabantayan kapag may tsunami. Mas maganda o mas accurate, makikinig tayo sa mga tsunami warning centers kung meron man. Ngayon, maiba naman tayo. Ano ba ang pinakamataas na tsunaming na itala sa kasaysayan? Ang pinakamataas ay nangyari sa Alaska. Dahil ito sa 90 million tons na mga bato at mga yelong nahulog sa tubig mula sa bundok. At dahil sa paghampas ng mga bato ay ang tubig ay tumaas ng halos 1,720 feet. At ang mga waves na nabuo nito ay bumura sa lahat ng nakapaligid dito. Ito'y pumunit ng mga puno at tinapon nito ang isang barko sa layong 10 kilometer mula sa pinakasentro ng alon. At dagdag pa, ang tsunami na rin na ito ay ang sinasabing naging dahilan ng eruption ng Indonesian volcano na Krakatoa noong 19th century. Ang pag-erup nito ay nagdulot ng pagkasawi ng napakaraming mga tao. Ganunpaman, di lang nature nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami. Dahil minsan kagagawan din ito ng mga tao. Halimbawa, pagpasabog ng underwater atomic bomb, ito'y nangyari noong mid-20th century. Ang pagsabog nito sa ilalim ay nagresulta ng waves na may taas na 29 meters. Sa kabutiang palad naman, walang nasawing mga tao dito. Dahil yung tumaas ng 300 meter ang taas nito ay hindi na ito nagpatuloy pa. Sa kabilang banda, isa din ang asteroid sa mga dahilan ng tsunami. Halimbawa, ayon sa ilang version, ang Chicxulub asteroids na may diameter na 11 to 81 kilometer ay tumama sa mundo at ito ang naging dahilan ng pagkawala ng mga dinosaur. Dahil dito hindi naarawan ng mundo dahil sa mga alikabok na bumalot sa atmosphere. At ito nga rin naging dahilan kung bakit na-trigger ang tsunami at nagpakawala ito ng 14 meters o 1.5 kilometer na taas ng tsunami. At ang alon na ito ay ang siyang bumura sa buong kalupaan. Ngayon, ang isa pa sa pinakamapanganib ay nabanggit na kanina, ang Sumatra tsunami noong 2004. Dinamay nito ang 14 na bansa at ang nasawi dito ay 200,000 na mga tao. Ngayon, kung meron kang balak maligo sa mga beach, ay huwag kang mag-adala. Dahil ang pinaka main danger lang naman sa dagat ay ang Pacific Ocean. Ito ang lugar na tinatawag na The Ring of Fire. Ikaw, anong komento mo sa video na ito? Comment down below. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.